Lorenzo, meron tayong malaking problema sa isa sa mga bangkong nasa ilalim ng korporasyon natin. Sabi ng kanyang ama na si Ginoong Juan de la Cruz, si Lorenzo ay isang private detective. Kahit na nga masasabing isa na siyang bilyonaryo, madalas pa rin siyang mabagot sa paupo-upong trabaho at papirma-pirma lang sa harap ng kanyang table. Ang gusto niya ay mga palaisipan at mga problemang hindi madaling solusyonan. Nakapagtapos ng kursong criminology si Lorenzo, hindi nga lang niya na-pursue ang pagpupulis dahil sa inuna pa niya ang mag-asikaso at mamahala ng ilang business nila. Ngayong malago na iyon, naisipan na niyang gawing libangan ng pagiging private detective. Kaya nag-apply siya sa Lion Private Detective Office. Ano namang masamang hangin na nagdala sa inyo rito, Papa? Anong problema bang sinasabi mo na nangyari sa negosyo mo? Seryoso niyang tanong. Tumigil ka! Bangko natin! Business natin! Balang araw ay ikaw ang magmamana ng korporasyon. Hindi ako papayag na hindi ikaw ang susunod na magiging presidente o chairman ng corporation. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko hinahayaan na maangatan tayo ng ibang miyembro ng board pagdating sa shares of stock. Kaya umayos ka, Lorenzo. Tiimbag ang nasabi ng papa niya. Papa, ayoko pang tigilan na ginagawa kong trabaho sa ngayon. Isa pa, malaki na ang shares of stock ko sa corporation niyo. Kaya panatag ako na gawin ang gusto ko. Mahinang sagot ni Lorenzo. Kaysa ibang kaso ang iniimbestigahan mo, unahin mong imbestigahan ang bangko natin. May anomalyang nangyayari ron. Ilang mga client natin ang nagre-reklamong na wala ang malalaking deposito ng kanilang pera. Napasok daw ng hacker ang system natin. Lalo na yung mga gumagamit ng online banking. Sila ang mas napuruhan. Kaya iyan ang dapat mong alamin. Mariing utos ng kanyang ama. Hayaan mo, Papa. Hindi naman ako tatanggap ng kaso na lulutasin habang hindi ko naayos ang problemang yan. Pangako niya sa ama. Kaya kinabukasan, nang tawagan siya ng manager ng private detective office nila para sa bagong misyon na ibibigay sa kanya, hindi na muna niya iyon tinanggap. Kilala ni Lorenzo ang ama. Hindi maaaring hindi niya ito mapagbigyan. Sige, pero ipapadala ko na ang mga files sa address mo. Kaya sana kapag natapos mo na ang lahat ng yan, asikasuhin mo na ang kasong to, okay? Iyon ang huling narinig niya buhat sa kabilang linya. Tatlong buwan ang paalam niya sa ahensyang pinapasukan. Para kay Lorenzo ay ayos na para malaman niya kung ano ang anomalyang nangyayari sa bangko nila. Samantala, si Tisay naman ay busy sa pagtitinda sa tapat ng bangko ng mag-amang Lorenzo at Juan. Almusal! Ulam! Bili na sa mga hindi pa nag-aalmusal! Sa mga hindi pa kumakain dyan, may kape, may tinapay at mamaya may mainit na kanin at ulam! Sigaw ni Tisay habang nakaupo sa gilid ng gate ng bangko, kung saan inaabangan niya ang mga nagdadatingang tao staff na palagi niyang customer. Aling Tisay, baka naman pwede mo na akong ampunin. Mabait naman ako at saka masipag. Tiyak nakakailanganin mo ng magbabantay at mautusan. Sabi ng batang gusgusin. Naku, eh ano naman ang magagawa mo kapag ninakaw ang mga paninda ko? Eh sa payat mong yan? Ay naku naku. Sabi ni Tisay, sabay tingin ang alanganin sa bata. Ano ngang pangalan mo? Tanong pa niya. Ako po si Mikmik. Sagot ng batang lalaki. Oo naman, di susumbong ko sa mamang gwardya mamaya. Bago magbukas ang bangko eh may gwardya na. Kaibigan ko kaya ang gwardya. Mayabang pangdugtong ng bata. Maya-maya ay nakita na nila ang isang matipunong lalaki na naglalakad papalapit sa bangko kung saan sila nakapwesto. Simple lang ang postura ng lalaki. Lumang kukupasing t-shirt at lumang pantalong maong ang suot nito. Tapos ay lumapit ito roon at sinusian ang malaking padlock ng gate ng bangko. Uy! Teka lang! Bakit mo binubuksan ang gate ng bangko? Mayabang at maangas sa tanong ni Mikmik. Oo nga! Sino ka ba? Tanong rin ni Tisay. Napapakurap mata namang napatingin sa kanila ang lalaki. Habang nakasukbit ang kulay itim na backpack nito sa kaliwang balikat. Bakit? Sino rin ba kayo? Tanong rin ng lalaki. Kami? Tinatanong mo? Kami lang naman nagbantay ng bangkong yan at katropa na namin na matandang gwardiya na si Mang Simeon. Ikaw, sino ka? Tanong ni Tisay. Ate Tisay, hawakan mo muna ang sako ng kalakal ko. Matapang na sabi ni Mikmik
habang itinataas ang mga manggas ng suot nitong gusgusing t-shirt. Uupakan ko na yan! Baka nagnanakaw yan! Bulalas pa ng bata. Hoy, Mikmik! Tumigil ka nga! Ang yabang mong bata ka! Hindi pa nga natin alam eh! Saway ni Tisay sa bata. Teka! Sino ka nga kasi? Nakapamewang na tanong ng dalaga na bumaling sa binata. Ako si Tisoy. Bakit? May reklamo ba kayo? Ako kasi ang bagong assign na security guard sa bangkong to. Sagot pa nito na nakatabingi ang ulo at pinagmamasdan sila. Ah, ikaw pala sir. Wala naman po at tinatanong lang po namin. Sabi nilang pareho na napaatras at biglang bumait ang pananalita. Okay, sige. Mauna na ako sa inyo at magbihis pa ako. Sagot ni Tisoy sa kanila at umalis. Kita mo na, Mikmik! Muntik mo ba akong ipahamak? Para na lang kung inupakan mo agad, eh di papalisin pa ako sa pwesto ko. Alam mo namang si Malang Simeon na nga nagpapwesto sa akin. Napapataas ang kilay ni Tisay sa batang si Mikmik. Eh sorry na nga, Ate Tisay. Malay ko bang ibang gwardiya na ang darating ngayon? Nung nakaraang araw naman ay si Mang Simeon ang nariyan. Palatak ni Mikmik. Naiiling na lang na napabuga ng hangin si Tisay at nagbalik na sa kanyang pwesto. Almusal! Tinapay na may palaman! Kaping mainit! Isa-isang sigaw niya habang nakatingin sa mga taong naglalakad sa harapan niya. Isa-isa na rin nagdadatingan ang mga empleyado ng nasabing bangko. Maya-maya, nakita na niyang pumwesto ang bagong gwapong gwardiya sa pwesto nito na nasa harap ng lamesa. Napansin niyang tinitingnan nito ang mga drawer at nililinis ang pwesto. Nagulat ito nang ilapag niyang isang styro cup na may lamang kape. Oh, hindi naman ako bumili ah. O nag-order? Tanong ni Tisoy sabay tingin sa kanya. Ang suplado mo naman? Mahina niyang singhal kay Tisoy. Napatingin ito sa kanya nang nakakunot ang noo. Bakit ko kailangan maging mabait sa'yo? E bago lang kitang nakita at nakalala. Ang gusto mo ba? Close agad tayo? Taas ang kilay na tanong ni Tisoy sa dalaga habang abala sa paglilinis ng pwesto. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga at napabuka ang mga labi tapos ay paulit-ulit siyang sinamaan ng tingin. Ay, ang yabang! Akin na nga lang ang libreng kape! Bulalas si Tisay. Oh, subukan mong kunin ang kaping yan. Kung di kita paalisin sa pwesto mo, alam mo bang bawal dyan? Masungit na namang sabi ni Tisoy. Kaya bigla na lang niyang ibinaba ang kamay niya na hahawak pa lang sa baso ng kape. Dami mo kasing arte eh. Iinumin mo rin naman. Diyan ka na nga. Tapos ay pamartya siyang lumakad pabalik sa pwesto niya na di kalayuan sa tinatayuan ni Tisoy. Napapangiti lang si Tisoy ng bitawan ng basahan at marahang naglakad patungo sa pwesto niya. Bahagya pa itong yumukod upang tingnan ang mga paninda niya. Yan lang ba mga paninda mo? Tanong ni Tisoy. Oo. Hindi mo ba nakikita? Bakit bang taray mo? Dapat Miss Taray ang tawag sa'yo, hindi Tisay. Nangingiting sabi ni Tisoy. Ikaw naman, dapat Mr. Suplado at Mr. Sungit. Kasi ang sungit mo, binigyan ka na nga ng kape. Sagot niya. Okay, sorry na. Magkano tong bibingka mo? Tanong ni Tisoy. Naramdaman niyang namula ang magkabila niyang pisngi sa tanong nito habang hawak ang bibingka na tinda niya. Napangiti si Tisoy kasi alam nito na iba ang naiisip ng dalaga. Ano ha? Hindi yun ang naiisip ko. Yung bibingka, 10 piso lang yan. Nauutal na sagot ni Tisay. Eh bakit ka nauutal? Grabe ka naman. Ngumiti ito kasi alam nito na nagberde ang isip niya. Green-minded ka ba? Tanong ni Tisoy sa kanya. Kitang-kita nito na namula ang mga pisngi niya. Habang ibinabalot niya ang binilang bibingka ni Tisoy. Oh, ayan na! Huwag ka namang asar! Saka hindi ako green-minded, no? Sadyang double meaning ang bibingka, lalo na galing sa lalaki na tulad mo. Ayan na! Bumalik na sa pwesto mo! Baka mamaya dumating na si Mr. Cruz, yung masungit at matapobring manager niyo dyan sa bangko. Ah, oo, sige. Salamat. Sige na, keep the change. Total, bagay sa'yo ang pangalan mong Tisay. At bagay din tayo kasi ako si Tisoy. Sabi ng gwardiya at tuluyan na ngang nagbalik sa pwesto. Uy, crush niya Ate Tisay yung bagong sikyo! Nang aasar na sabi ni Mikmik
Laking gulat niya na naroon na pala ito sa kanyang tabi. Ano ka ba naman? Ginulat mo ako, Mikmik? Ang mabuti pa ay kumain ka na lang din itong bibingka. At tumito ka muna kasi kukuha ko ng panindang ulam doon sa may karinderiya. Sabi niya na napatayo na. Ate Tisoy, pwede bang sabahan ko na rin ang kape? Nakangising tanong ni Mikmik. Napabuntong hininga na lang si Tisay at tumango sa batang lalaki na si Mikmik. Hindi rin niya matiis ito lalo na't alam niyang ulila at palaboy na ang 11 taong gulang na bata na palaging dumidikit sa kanya. Umalis nga muna siya at nagtungo sa karinderiya. Kalahating oras nang nakatayo si Tisoy sa pwesto niya bilang gwardya. Nakita niyang pasado 8:30 na nang dumating si Mr. Cruz sa bangko na binabantayan niya. Sino ka naman? Salubong ang mga kilay nito na huminto sa kinatatayuan niya at saka siya tiningnan mula ulo hanggang paa. Ah, ako po ang bagong security guard na ipinadala ng agency. Kapalit ni Mang Simeon. Sagot ni Tisoy sa lalaki. Ganun ba? Mabuti naman kasi matagal ko na rin pinagre-retiro ang matandang yun. Matagas ang ulo't ayos sumunod. Palibhasa matanda na. At dito na rin tumanda sa lumang bangko na ito. Okay na rin. Gawin mo ang trabaho mo ng maayos at palagi mong bibigyan ng special treatment ang mga mayayamang kliyente natin. Sabi pa nito sa kanya. Bakit naman ho? Bakit kailangan ng special treatment yung mukhang mayaman? Marami rin naman tayong kliyente at customer sa bangko natin na nasa low-key lang din. Alam mo, Mr. Security, huwag kang magmarunong. Ako ang manager dito. Ako ang nakakalam sa kung sino mga customer at client ang dapat unahin. Naintindihan mo? Galit na tanong nito sa kanya. Para sa kanya, hindi maganda ang pagtrato nito sa mga tao. Palihim niya itong tinapunan ng tingin. Masungit talagang lalaking yan, idol! Bigla niyang narinig ang boses ng batang kanina lang din ay nagagalit sa kanya. Nakakagulat ka naman. Bakit pa para kang kabuti na kung saan-saan sumusulpot? Tanong ni Tisoy sa batang si Mikmik. Ay, nagulat ba kita, Kuya Idol? Tanong nito na napapakamot. Medyo lang. Sige na, bumalik ka na dun sa pwesto ng Ate Tisay mo. Kanina nga lang ay pinagkamalan mo ako magnanakaw. Sabi niya. Ito namang si Kuya Tisoy na idol ko pa. Huwag ka nang magalit. Nag-iingat lang ako. Nung nakarang gabi kasi may napansin akong parating gumagala dito sa harap ng bangkong to. Siyempre, dito na rin ako natutulog. Nagtutulog-tulugan lang ako para hindi nila ako mapansin. Pabulong na sabi ni Mikmik dahil doon ay nakaramdam siya na may kakaiba talagang nangyayari sa bangko. At pasalamat pa yata siya sa batang ito na tila nagbibigay ng clue sa kanya. Kung ganun, hindi lang pala si Mr. Cruz ang dapat kong subaybayan. Sabi niya sa isipan. Bahagya siyang yumukod para may ibulong kay Mikmik. Okay po, sige Kuya Idol, akong bahala. Sagot ni Mikmik sa kanya. Ano kayang kalokohan ang pinagbubulungan ninyo? Ay, pagong! Naibulalas ni Mikmik. Ate Tisoy naman, nakakagulat ka. Kung may sakit ako sa puso, inatake na ako. Bulalas ni Mikmik. Oo nga naman. Sabi rin niya sa dalaga na pumormal at umayos ng pagkakatayo. Tinaasan siya ng kilay nito kaya napapangiti siyang umiba ng tingin. Hoy, anong ulam mo? Tanong ni Tisay. Ako? Naituro pa ni Tisoy ang kanyang sarili. Hindi, yung pagong na binanggit ni Mikmik. Siyempre ikaw, nakita mong sa iyo ako nakatingin eh. Pasinghal na sagot ng dalaga. Malay ko ba? Pero kung tinatanong mo ko, gusto ko ng ulam na masarap siyempre. Ani Tisoy. Ano nga? Taas ang kilay na tanong muli ng dalaga. Kaya lang, biglang may bumilis sa paninda nito. Kaya naagaw ang atensyon ng dalaga at nagbalik sa pwesto upang bigyan ang mga bumibili. Sakto rin na may mga customer na ang bangko na papasok, kaya isa-isa niya itong inistima. Iyong babaeng nakadamit ng simple lang ang naunang dumating, kaya agad niyang binigyan ng numero. Uy, akin yung unang numero. Nagmamadali ako, kaya ako dapat ang unang maasikaso sa loob. Sabi ng isang lalaki na posturyoso nga ang pananamit. Nako sir, may pila po kasi at first come first serve po tayo rito. Si ma'am ang unang dumating sa inyo kaya sa kanya po ang number 3. Ito pong pang number 5 ang sa inyo kasi ikalima na po kayo sa pila. Sabi niya. Malakas na natawa ang lalaki. Teka nga muna, hindi ganyan ang patakaran dyan. Saka nakatawag na ako kay Mr. Cruz
Nadarating ako ngayon. Ngunit parang walang narinig si Tisoy na iniaabot sa mga nauunang customer ng bangko ang mga numero. Sir, yung una pong dumating sila ang mauna sa pila. Dapat kung urgent at nagmamadali kayo, nagpa-appointment sana kayo o inagahan nyo. Sagot niya. Aba! Galit na sabi nito tapos ay kinuha ang cellphone at may tinawagan. Alam na niya kung sino ang tinawagan ng lalaki. Maya-maya ay lumabas ang manager at masama ang tingin sa kanya. Hoy! Di ba sinabihin na kita? Nauunahin mo yung may malalaking transaksyon! Galit siyang sinagawa ni Mr. Cruz tapos ay tinawag ang lalaki. Sobrang VIP ng turing nito doon sa lalaki. Nakita pa niyang pinapasok iyon sa loob ng opisina. Ilang minuto ang lumipas at nakita niyang nag-iintay ang mga binigyan niya ng numero. Pero nang lumabas ang lalaki, nakita niyang dumiretso agad yun sa counter at agad na inasikaso ng isang bank teller. Naiiling na lang siyang muling lumabas ng bangko at tumayo sa pwesto niya sa labas. Nang lumabas na ang lalaki, nakangisi pa itong tumayo sandali sa harapan niya at saka siya tiningnan ng tingin na nakakaloko. Naiiling na lang din niyang sinundan ito ng tingin. Nakita mo yun? Yun ang isang lalaki na nakakapanghinala, di ba? Gulat na napalingon sa likuran niya si Tisoy. Ano ka ba, Tisay? Nakakagulat ka. Pasinghal niyang bulong sa dalaga. Ikaw naman, para isang baso lang ng kape ang nainom mo eh. Napakanerbiyoso mo. Palatak na lang ni Tisay, sabay lapag ng pagkain sa lamesa niya. Nakita ni Tisoy na may kanin at ulam na yun, tapos may kasama pang mineral water. Lihim at pigil siyang napangiti. Hindi niya alam pero nakakaramdam siya ng kilig. Sa unang pagkakataon, ngayon lang may nagpakita sa kanya ng ganoong klaseng affection. Para sa kanya, isa iyong nakakakilig na sandali. At hindi niya inaakalang sa isang babae na tulad ni Tisay siya makakaramdam ng kilig. Panandali ang tumigil ang oras para sa kanya at napagmasda ng bawat kilos at galaw ni Tisay. Mahaba ang buhok nito na hanggang bewang. May mga matang na mumungay na tila ba parating may sinasabi. Matangos ang ilong at mapupula ang mga labi. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang natural at mababaw lang na cleft chin ng dalaga. Idagdag pa nga ang makinis at mapuputing balat nito. Kaya nga natawag na Tisay sa lugar na yon. Sa harap ng bangko parating maraming dumaraan. Halos daanan nga ng mga tao ang lugar na yon. At may marami ring establishment sa gusali. Kaya nauunawaan niyang doon na pili ng dalaga ang pumwesto. Hoy! Malakas sa tapik sa balikat ang nagpabalik sa isipan niya mula sa tahimik na panunuri sa pisikal na anyo ni Tisay. Kumain ka na! Lalamig yan! Hindi na masarap! Pasinghal muli ang pagsabi nito sa kanya. Bakit pa parati kang nakasinghal? Kalma ka lang. Kakainin ko yan. Magkano ba to? Tanong niya. Hayaan mo na! Libre ko yan sa'yo! Sagot ni Tisay. Bakit? May pera naman ako. Saka hindi ako sanay na nililibre ako ng isang babae. Sagot niya. Okay lang yun. Basta wag mo akong paalisin ha. Kasi alam mo, ito lang ang pinagkakakitaan ko. Nakangiting sabi nito at inilagay pa ang mga palad sa pisngi at para bang nanonood ng pelikula habang nakatingin sa bawat pagsubo niya ng pagkain. Hindi tuloy niya maiwasan na mapatingin rin sa mga labi ni Tisay. Umalis ka nga sa harapan ko. Iba tuloy na iisip ko. Sige na, bumalik ka na sa pwesto mo at baka may bumili. Taboy niya sa dalaga. Okay, sabi mo eh. Siya nga pala, mamaya ba uwi ka na agad? Tanong ni Tisay. Tumungulang siya para hindi na siya kulitin pa ng dalaga. Isang linggo na siyang naroon. Isa-isa na rin niyang nakikita ang mga anomalya sa bangkong iyon ng kanyang papa. Pero hindi niya alam kung paano niya makakausap ang lalaki. Alam niyang hindi niya pwedeng basta tanungin ang kliyente. Dahil isa lang siyang security guard sa bangko. Anong iniisip mo? Tanong ni Mikmik at Isay sa kanya habang nakatanaw sa bangko nila ng araw na yon. Oh, paano niyo ako nakita rito? Taka niyang tanong. Bakit? Invisible ka ba para hindi ka namin makita? Natatawang tanong ni Tisay. Piloso pa. Nagtaka lang ako na nakilala pa talaga ninyo ako kahit na hindi ako naka-uniform ng pangsikyo. Pabulalas niyang sagot. Bakit, Kuya Tisoy? Nagbabago bang anyo mo kapag iba na ang suot mong damit? Segunda rin ni Mikmik, tapos ay sinabayan ng malakas na tawa. Nag-apiran pa ang dalawa habang tumatawa sa mga malulokong sagot sa kanya.
Bagay kayong magsama. Partner kasi kayo sa mga kalokohan nyo. Kayo talaga, ang mabuti pa kumain tayo dun sa restaurant at may ipapagawa ko sa inyo. Sabi niya, nang nasa kainan na sila nagulat ang dalawa. Bakit dito po tayo? Mahal dito. Dapat doon na lang sa karinderya ni Aling Bebang eh. Sabi ni Mikmik. Bakit? Kayo ba ang magbabayad? Saka mura lang dito. Lugar lang naman ang dahilan kaya akala nyo mahal ang pagkain. Nasa loob kasi nitong building. Sagot niya. Oo nga naman Mikmik, siya ang nag-aya kaya siyang sasagot. Sabi rin ni Tisay. Napansin niyang matalino si Tisay. Habang kumakain, napansin niyang hindi sanay na magkamay ang dalaga. Pero pinipilit nito. Eto kutsara, bakit ka magkakamay na katulad namin? Tanong niya. Saka hindi maganda sa dalaga yung parang cowboy kung kumain. Una pa niya. Ganito talaga kaming may hirap. Kapag laki sa hirap, wala dapat arte. Pabulalas nitong sagot habang may laman pa ang bibig. Ah, taga saan ka ba? Saan ka nakatira? Tanong niya. Nangungupahan ako doon sa may tenement sa likod ng palengke. Oh, meron pala rong ganun? Meron pa bang bakante? Tanong niya. Ano? Wala na! Sagot agad ni Tisay. Pero kung naghahanap ka na matutuloy na malapit lang dito, pwede ka rin sa bahay ko. Alam mo kasi, naghahanap talaga ako na makakasama sa pag-upa kasi nga maliit lang naman ang kinikita ko. Saka pinapaalis na ako ni Manang Juliet. Sabi ni Tisay. Talaga? Okay lang sa'yo na ako makakahati mo sa bahay? Oo, okay lang yun. Mukha namang behave ka. Hindi mo naman siguro ko pagsasamantalahan. Saka kapag ginawa mo yon, maraming tao at mahuhuli ka agad. Saka isa pa, security guard ka nga, di ba? So sa tingin ko mabuti kang lalaki. Kaya sige na, dun ka na lang sa inuupahan ko. Pakiusap ni Tisay. Ate Tisay, di kaya balak mo lang pikutin si Kuya Tisoy? Umamoy ka na, type mo yata siya eh. Ayain mo na lang magpakasal para hindi ka na mahirapang magtrabaho. At least, may bubuhay na sa'yo. Ngunit malakas na batok ang ibinigay niya kay Mikmik. Aray ko! Daing nito sabay himas sa bumbunan. Ano, papayag ka ba? Tanong ni Tisay. Alam mo, hindi naman sa hindi ako takot. Kaya lang, nababaitan kasi ako sa'yo. Saka sa tingin ko, hindi ka naman ganun, diba? Wala ko ibang mapagkakatiwalaan. Ikaw na lang. Nakikiusap ang boses nito habang nakatingin sa kanya na tila nagpapaawa. Marahan siyang tumango sa dalaga. Isa pa na isip nga niya na kailangan niya na mukhang mahirap pero maayos na matitirhan. Okay, pero ayoko nang malakas sumilik at madaldal na kasama sa bahay. Pauna niyang sabi. Ngunit ng gabing yon, unang gabi niya na doon na matutulog sa bahay ni Tisay. May double deck na kama ito at naroon din pala si Mikmik na tutulog sa bahay nito. Kaya pala malakas ang loob na ayain siyang doon tumira. Nasa itaas ang dalaga na tutulog. Si Mikmik ay salapag. Siya ang nasa ilalim na bahagi ng double deck. Madaling araw na pero hindi siya makatulog kasi nagsasalita ng dalawa sa malakas na paghilik. Isang malaking pagkakamali na pumayag ako sa mga tirada ng dalawang to. Para mga baboy ko magsilik. Inis niyang nabalibag ang unan sa pagmumukha ni Mikmik. Kinaumagahan, malakas sa sigaw ni Aling Juliet ang bumungad sa kanila. Hoy, Tisay! Hindi ba sabi ko sa'yo? Bayaran mo ng utang mong 6 na buwan! Aba, 5,000 rin yon! Kailangan ko na ngayon ng pera! Kung hindi, umalis ka na rito sa tenement! Bulyaw ng babae. Sakto namang labas niya ng banyo. Nagpupunas pa siya ng buhok at nakatapis lang ng tuwalya ang pangibaba niya. Kaya kitang-kita nila ang nagpuputukang mga abs si Tisoy at ang napakamacho niyang pangangatawan. Oh! Sino naman ang lalaking yan? Malakas sa tanong ng ginang. Titig na titig sa katawan niya. Naku po! Natakpan ni Tisay ang bibig ni Mikmik bago pa nito masabi ang totoo. Asawa ko po! Kararating lang niya galing Saudi! Paunang salita ni Tisay. Naglakihan naman ang mga mata nila Aling Juliet at Mikmik. Oo, diba honey? Kararating mo lang galing sa Saudi? Kaya babayaran mo yung 6 na buwan kong utang kay Aling Juliet. Ang tagal mo kasing hindi nagpadali. Malambing na sabi ni Tisay, sabay lapit at yakap sa bewang niya. Nabibiglan niya itong pinalakihan ng mga mata, tapos kinabig din at niyakap sa harap ng matanda. Oo naman, honey.
Ikaw talaga. Ang ganda mo talaga. Amaya lang, mahalikan na kita. Nanggigigil na sabi ni Tisoy kay Tisay habang pinipisil ang mga pisngi ng dalaga. Wala siyang nagawa kundi ang ilabas ang pera sa wallet niya. Pabuti na lang at nakapag-withdraw siya ng 10,000 kahapon bago siya makita ng dalawa. Naiiling niyang ibinigay ang 5,000 pera sa matanda. Pagkaalis na pagkaalis ito, ay isinara niya ang pinto at masama ang tingin sa dalawa. Sorry na, Tisoy! Sabi ni Tisay sabay luhod. Oo nga, Kuya Tisoy! Segunda rin ni Mikmik habang nakaluhod pa ang mga ito sa harapan niya. Si ate yung may pakana! Ano ka ba? Huwag mo akong ilaglag! Sabay batok ni Tisay kay Mikmik. Okay, Mikmik. Lumabas ka mula ng bahay. Gawin mo na yung pinag-usapan natin. Kasi may gagawin kami ni Tisay bilang mag-asawa na hindi mo dapat makita. Utos niya kay Mikmik. Natatakot naman itong tumayo na at nagbukas ng pintuan. Hoy, Mikmik! Sira ulo ka, no? Iiwan mo talaga ako sa kanya? Sigaw ni Tisay. Bahala ka dyan, ate. Total kasalanan mo eh. Bakit mo kasi sinabing asawa mo siya? Sabi ni Mikmik at kumaripas ng takbo. Isinara niya ang pintuan at pati na ang mga bintana. Habang si Tisay ay umakyat sa taas ng double deck at nagtalokbong ng kumot. Ano? Gusto mo dyan na natin gawin ang honeymoon natin? Tanong niya. Hoy! Sira ulo ka talaga! Alam mo namang nagipit lang ako kaya ako yung ginawa. Sorry na, patawarin mo na ako. Hayaan mo at palagi kitang ipagtitimpla ng kape at dadala ng tanghalian. Sabi pa nito na nakaluhod at nakadikit ang dalawang palad na nakikiusap sa kanya. Sige na, bumaba ka na riyan. Hindi kita gagawa ng masama. Sabi niya ng mahinahon. Talaga? Paniniguro ni Tisay. Kung gagawin ko yan, hindi sa ganito kapangit na lugar. Bumaba ka na. Mag-usap tayo. Utos niya. Bumaba ang dalaga at umupo rin sa higaan na kinauupuan niya. Nang humarap siya, napatingin na naman siya sa mga labi ni Tisay. Nanlalaki naman ang mata nito na tinignan din siya. Nalunok na lang niya ang lahat ng laway niya habang nagpipigil na mahalikan ng dalaga. Oh, bakit ka naglalaway? Nangingiti niyang tanong para ialis ang nararamdamang kaba ng dalaga. Ako? Hindi ah. Saka magbihis ka na nga. Kanina ka pa nakatopless at tuwalya lang ang pinagtatakip mo dyan sa alaga mo. Bulala si Tisay. Liberated ka bang babae? Hindi no? Pabilis sa sagot ni Tisay. So, virgin ka pa? Oo naman. Grabe ka. Ang diretso naman ang mga tanong mo ha. Wala man lang paligoy-ligoy. Bulala si Tisay habang kitang-kita niya ang pamula ng mga pisngi nito. Natatawa niya itong pinaharap sa kanya. Harap ka nga? Sabi niya sabay hawak sa baba ni Tisay. Ipinihit niya ang mukha nito paharap sa kanya. Pasalamat ka. Malakas ang dating mo sa akin. Sa susunod, huwag mong basta-bastang sinasabi sa ibang tao na asawa mong isang lalaki. Dapat, tinanong mo muna kung papayag bang lalaki. Sabi pa niya. Eh kasi, natakot kami ni Mikmik na baka hindi ka pumayag. Tapos, umalis ka pa. Alam mo, Tisay, mabait kang babae. Kaya sana, huwag kang gagawa ng ikakapahamak mo. Delikadong panahon ngayon. Nag-aalala niyang paalala sa dalaga. Kaya nga ikaw nilipitan namin ni Mikmik. Kasi alam namin na mabuti kang tao. Tatwiran pa ni Tisay. Napatitig na lang siyang sandali kay Tisay. At hindi niya maiwasan ang matuwa at mapangiti kasi kitang-kita niya ang panginginig ng mga kamay nito at pamumula ng mga pisngi. Tumayo na siya at nagbihis. Sige na, Tisay. Aalis na ako. Duty pa ako sa bangko. Sabi niya, tapos ay umalis na. Alam niyang may ilan sa mga empleyado ang gumagawa ng anomalya. Kaya plano niyang pasukin ang bangko para matingnan ang mga files ng bawat kliyente. May hinala siya na inside job ang nangyayari. Kaya sinabihan niya si Mikmik na lagyan ng tracking device at hearing device ang kotse ng mga taong pinaghihinalaan niya. Kinakailangan niya makabalik sa personal hideout niya upang makita roon at mapakinggan ang mga na-record ng mga device na ipinalagay niya kay Mikmik. Mabuti na lang at matalinong bata si Mikmik. Hindi na ito nagtanong ng marami pa. Alam na raw nito kung bakit niya iyon pinapagawa. Nang sumunod na araw, muli niyang nakita ang kliyenteng nakasagutan niya
na binigyan ng special treatment ni Mr. Cruz. Noong nakaraang buwan lang ay nalaman niyang nag-withdraw ito ng malaking halaga sa bank account nito. Pero napag-alaman rin niya na niminsan ay hindi pa ito nag-deposit ng pera sa banko nila. Saan galing mga na-withdraw niyang pera? Nakapagtataka na hindi umaalmang bank teller. Sabi niya sa kanyang isipan. Ah, hello sir! Kumusta po kayo? Regular customer po pala kayo rito, no? Halos buwan na palang pag-withdraw niyo? Hindi sinasadyang natanong ni Tisay ang bagay na yun sa lalaki habang bumibili ito ng sigarilyo. Ah, oh. Medyo kailangan ko lang ng malaking halaga para sa akin tinatayong business. Sagot ng lalaki. Napatingin ito kay Tisay. Mapagmasid ka, ha? Tigilan mo yan. Baka ikapahamak mo. Tila nagbabantang sagot uli ng lalaki. Tapos ay pansamantalang tumayo muna sa gilid ng bangko. Inubos ang sigarilyo at nang mahit-hit iyon ng ilang beses, ay binitawan sa lupa at sa kainapakan. Bago umalis ay nakita niyang nagtapon pa ito nang nakahihinalang tingin, sabay ngisi sa dalaga, saka pumasok na sa loob ng bangko. Tisay, tawag niya sa dalaga. Bakit, Tisoy? Nakangiti nitong tanong. Nakita mo ba yung lalaking yun? Ang weirdo niya, no? Parang naitanong ko lang na regular customer pala siya sa bangko. Parang nagalit. Sumbong ni Tisay nang makalapit na siya. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong niya. Nakita ko kasi na walang pakundangan niyang tinapon yung resibo nung nakaraang buwan sa basurahan ko. Nang hinayang ako sa papel, kasi pwede pang sulatan, kaya kinuha ko. Nakita ko, ang laki ng withdrawal, halos half a million. Pabulong na sabi ni Tisay. Pwede ko makita? Tanong niya. Agad namang hinanap ni Tisay ang papel na ginawa niya ring listahan ng mga utang. Eto! Sabi ni Tisay sabay abot ng papel. Pagkaabot ay agad na kinuha ni Tisoy ang papel at tinago yon. Akin na lang muna to, okay? Sabi pa niya sabay balik sa pwesto. Naiwan namang napapaisip din si Tisay. Nang gabing iyon hindi umuwi si Tisoy sa kanilang bahay sa tenement. Kaya nag-alala sa kanya ang dalaga. Ate Tisay, tara na, umuwi na tayo. Wag na nating hanapin o hintayin pa dyan sa harap ng bangko si Kuya Tisoy. Reklamo ni Mikmik habang nagkukubli sila sa isa sa mga poste na naroon. Tumahimik ka nga, Mikmik, kung hindi palalayasin kita sa bahay ko. Pabulong na singhal ni Tisay. Mas pinag-igihan pa nila ang pagsilip. Ngunit nang sumapit na ang alas 9 ng gabi at wala silang nakikitang Tisoy, ipinasyon nilang umuwi na lang. Nang makita ni Tisoy na wala na sila, sakalang ito palihim na pumasok sa loob ng bangko. Hawak niya ang susi, kaya mabilis niyang napasok ang bangko at binuksan ang mga files doon. Isa sa mga skills ni Lorenzo bilang private detective ang angking galing niya sa computer. High-tech na rin ang mga kagamitan niya sa kanyang personal hideout, kaya hindi mahirap para sa kanya ang kalikutin ang mga computer at hanapin ang mga datos na gusto niyang makita. Natuklasan niya ang mga nakaraang transaksyon ng lalaking pinaghihinalaan niya. Lumalabas na magkasabwat si Mr. Cruz at ang lalaking weirdo na palaging nagwi-withdraw ng malaking halaga. Napag-alaman niya na kahit na minsan ay hindi nagpunta si Peter sa bangko nila para mag-deposit, kundi para lang mag-withdraw. Nalaman niyang si Mr. Cruz ang nagpapasok ng pera sa bank account nito at ang mga perang yon ay nakukuha nito sa mga online bank account na bigla na lang nawawala ng pera. Na ang itinuturong dahilan daw ay ang pagluloko ng sistema ng mga computer. At para makuha niya ang mga perang yon, palihim niyang idinideposito sa bank account ni Peter. Si Mr. Peter Demetrio ang inuutusan at taga-withdraw ng pera. Kasabwat din ng mga ito ang nag-iisang bank teller na palaging umiistima at umaasikaso kay Mr. Peter Demetrio. Napag-alaman niyang malayong kamag-anak ni Mr. Cruz ang bank teller at si Mr. Peter. Kaya pala maraming pera ang kailangang bayaran ng kumpanya sa mga kliyenteng nagre-reklamo dahil bigla na lang nawawala ang mga pera nila. Dahil nakapaloob sa insurance ang mga perang yon, obligado ang may-ari ng bangko na palitan ang mga nawalang pera. Kamakailan lang ay nagbayad ang kanilang kumpanya ng mahigit 6 million pesos sa mga kliyenteng bigla ang naglaho ang pera sa bank account. Matapos niyang masave ang mga files sa kanyang USB, ay dali-dali na rin siyang umalis at inhatid ang lahat ng mga ebidensya sa kanyang ama. Pero hindi pa roon natatapos ang lahat dahil ang gusto niya ay mahuli sa aktor si Mr. Cruz sa ginagawa nitong kalokohan.
kailangan rin niyang malaman kung sino ang hacker. Gabi na nang makauwi siya sa tenement. Laking gulat niya nang makita niya si Tisay sa may hagdan at natutulog na nakasandal sa gilid ng pader habang nakaupo. Napangiti siya bago niya ito binulungan. Asawa ko, bakit ka natutulog dyan? Bigla naman itong nagising at napatingin sa kanya. Tisoy, bakit ngayon ka lang? Alas dos na ng madaling araw. Nakakainis ka, pinaghintay mo pa ako? Sabi ni Tisay sabay tayo. Gusto mong sumama sa akin? Tanong niya sa dalaga. Saan naman tayo pupunta? Basta, tara na. Sumama ka sa akin. Mamasyal tayo. Sabi niya, mabuti na lang at may dala siyang kotse ng oras na yun. Nagulat pa si Tisay nang makita ang sasakyan. Oh, kanina namang kotse yan? Hiniram ko sa kaibigan ko. Para lang madate kita. Gusto kitang i-date tapos mag-hotel tayo. Payag ka ba? Tanong niya kay Tisay habang nasa loob na sila ng kotse. Sandaling natigilan si Tisay, napapaisip at napatingin sa kanya. Seryoso ka ba sa akin? Baka naman mamaya ibigay ko sa iyong lahat tapos iwan mo lang ako? Saka isa pa, hindi ko pa alam ang buong pagkatao mo. Paano ako makakasiguro na hindi mo ako naliloko? Tanong ni Tisay. Tumingin ito ng diretso sa kanya at nagkatitigan sila. Sa mga oras na yun ay tila pareho nilang nababasa ang nilalaman ng kanilang puso at isipan. Matapos nilang mag-road trip ng ilang oras, naglakad-lakad sila sa night market at kumain ng mga pagkain sa daan. Naramdaman nila na masaya silang kasama ang isa't isa. Tisoy, salamat ah, kasi dumating ka sa buhay ko. Nakakahiyaman pero sasabihin ko na rin. Sa tingin ko gusto kita at gusto kitang makasama habang buhay. Nakangiting sabi ni Tisay habang nakasandal sa balikat niya. Nakaupo sila sa isang bench habang nakatingala sa mga bituin sa langit. Ang ganda ng gabi ngayon ah. Parang may ipinapahiwatig. Parang gusto kong manghalik ng babae ngayon. Pabiru niyang sabi habang nakatingala silang pareho. Pero siya'y napatingin sa mga labi ni Tisay. Ito ang sagot ko sa sinabi mo. Sabi niya sabay halik sa mga labi ng dalaga. Tinugo naman ni Tisay ang halik nito. Hindi alam ni Tisay sa sarili kung tama bang nagtiwala siya kay Tisoy sa iisang buwan pa lang nilang pagkakakilala. Pero una pa lang niya makita si Tisoy, nasabi na niya sa kanyang sarili na tapos na ang paghahanap niya sa kanyang Prince Charming at ang lakas ng pakiramdam niya na si Tisoy na ang ibinigay sa kanya ng langit. Matapos nilang maghalikan, ay hindi na naalis pa ang mga titig niya sa mukha ni Tisay. Tisay, nagtitiwala ka ba sa akin? Marahang tumango ang dalaga. Oo, nagtitiwala ako sa nararamdaman kong tibok ng puso. Totoo nga, gusto kita. Inusenteng sabi ni Tisay. Humantong sila sa isang mamahaling hotel. Hindi alam ni Tisay na siya ang may-ari ng hotel na iyon. Sandali lang, dito ka lang. Lalabas muna ako at may kukunin sa ibaba nitong hotel. Ano bang gusto mong pagkain? Para mabilhan na rin kita. Tanong ni Tisoy. Ano kasi pwede ba akong gumamit ng banyo? Ang sakit ng tiyan ko. Sabi ni Tisay, pero ang totoo ay nais lang nitong maligo. Kumuha si Tisoy ng ilang maisusuot sa wardrobe na naroon, dalawang bathrobe at mga damit na pwede nilang magamit. Alam mo kasi sa kaibigan ko tong kwarto na to. Pinahiram niya to sa akin kasi sabi ko nga gusto kitang i-date. Napapangiting sabi ni Tisoy. Sino ba yung kaibigan mo? Mayaman ba siya? May kotse at sariling kwarto sa hotel? Nagtataka ng tanong ni Tisay. Si Lorenzo de la Cruz. Di bali na hindi mo siya kalila. Oo, mayaman yun. Pero parating wala. Busy sa buhay. Sabi ni Tisoy. Alam mo, ako rin may kaibigan. Ang pangalan niya Bianca. Kaso matagal na kaming hindi nakikita. Talaga? Gusto mo hanapin natin ang kaibigan mo? Ipapahalam ko dun sa kaibigan ko si Lorenzo. Tanong niya na umupo sa kama at hinirap ang dalaga. Hindi na? Baka mamaya magkagusto pa sa yung babaeng yun. Lahat kasi na nagugustuhan ko, gusto rin niya. Kaya wag na lang. Sige na, umalis ka na at magbabanyo ako. Pagbalik mo bagong ligo na ako. Tapos ay kumindat pa ito sa kanya. Natawa na naman siya. Lihim na kinilig. Kakaibang babae si Tisay. Simple pero rock ang dating sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, lumabas siya ng banyo. Si Tisoy ay bagong ligo na rin.
nakita niya ang mga pagkaing binila nito. Nung umpisa, nahihiya siya na umpuman lang sa kama kung saan ito nakahiga. Tumagilid ito at humarap sa kanya. Ano, okay ka lang ba? Pagkatapos mo kong ipakilala ang asawa mo, mahihiya ka pa? Biro ni Tisoy. Halos mag-iisang buwan na pala tayong nagsasama, diba? Pwede na ba natin gawin? Diretsong tanong ni Tisoy. Para kay Tisoy, hindi na niya kailangan pa magpaligoy-ligoy sa dalaga. Alam niyang pareho sila ng nararamdaman. Mahal niya si Tisay at ang plano niya ay ang pakasalan ng dalaga sa sandaling matapos ang mga misyon niya. Tisoy, ano ba? Nahihiya ako! Natakpan pa ni Tisay ang sariling mukha ng mga palad. At ang tangi niyang nararamdaman ay ang malakas na kabog ng puso niya. Marahil kasama na roon ang takot dahil yun ang unang beses na gagawin nila yon. At alam ni Tisay na wala nang atrasan pa iyon. Nagulat pa siya ng hilahin at kabigin siya ni Tisoy. Halika na asawa ko, huwag ka nang mahiya. Huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Sabi pa ni Tisoy. Tapos ay hinagkan siya nito sa kanyang mga labi at ng gabing iyon ay naranasan niya ang ligaya sa piling ni Tisoy at naniniwala siyang wala siyang dapat pagsisihan na binigay niya ang sarili sa lalaking mahal niya. Matapos ang gabing yon kina Tisoy at Tisay, lalo pang lumalim ang kanilang mga nararamdamang pagmamahal sa isa't isa. Halos makalimutan na ni Tisoy ang dahilan niya kung bakit siya naroon sa lugar na yon. Parang naging masaya na siya kasama ang dalaga. Hanggang sa isang babaeng kahinahinala ang nakikita ni Tisay na madalas lumalapit sa lalaking, itinuturing niyang asawa. Mikmik, nakita mo ba yung babaeng yon? Ninuso pa ni Tisay ang babaeng empleyada na nakausap ni Tisoy. Oo ate, maganda rin at sexy. Parang type niya si Kuya Tisoy. Sagot ni Mikmik. Talaga? Sexy? Mas sexy sa akin? Tanong niya. Tinignan muna siya ni Mikmik. Oo ate, kasi parang tumaba ka ngayon. Ang lakas mo kasing kumain itong mga nakaraang araw, tapos palagi kang umuwi para matulog. Puna ni Mikmik sa kanya. Buisit ka? Ako ang nilalait mo? Eh ako nagpapakain sa'yo? Sipain kita eh. Bantayan mo. Doon ka maging asungot sa usapan nila. Hindi yung nandito ka? Paangil niyang utos kay Mikmik. Sumunod naman ito sa kanya. Oh Mikmik, bakit ka nandito? Tanong ni Tisoy. Kuya, nagsiselos si ate Tisoy. Huwag ka raw makipagkwentuhan sa sexing babae. Ayun, nag-e-emote. Sumbong ni Mikmik. Natawa naman si Tisoy sinabi nito, kaya napatingin sa kanya. O sige na, Sharina. Lalapitan ko pa yung asawa ko, baka magalit. Nakangiting sabi ni Tisoy. Sige na, sir. Pasok na ako sa loob. Basta yung sinabi ko, kung may kakilala kang gusto ng serbisyo ko ha, tiwala naman ako sa'yo eh. Sabi pa ng babae. Okay, sige. Basta bahatian mo ako dyan sa plano mo. Turuan mo na rin kaya ako kung paano mo ginagawa yon. Sagot ni Tisoy. Okay, text na lang kita. Malanding sabi ng babae. Tuluyan na itong pumasok sa loob ng bangko. Napag-alaman ni Tisoy na isa ito sa mga IT ng bangko at sumibol na ang isang hinala sa isipan niya. Oh, kumusta ang asawa ko? Malambing na tanong ni Tisoy nang lapitan si Tisay. Ewan ko sa'yo! Pasinghal na sagot niya sabay talikod kay Tisoy. Ikaw naman, nagselos ka agad. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Dapat maniwala ka, Tisay. Sabi ni Tisoy. Bakit ako maniniwala? Eh sabi ang lahat ng sikyo, matutulis. Palagi ninyong ginagamit ang mga batuta niyo sa mga babaeng lalapit sa inyo. Ganon kayo katulis! Pasinghal na namang sagot niya kay Tisoy. Tisay, ano ba yung lumalabas sa bibig mo? Huwag kang magsalita na para kang babaeng kabaret. Hindi ka naman ganyan. Oo, nandito ka sa kalye, pero hindi mo kailangan gayahin yung mga babaeng yun. Inginuso pa nito ang mga kababaihan na nag-aabang sa kalye nang mapipick up na kotse. Bakit? Hindi naman ako ganun ah. Ikaw lang ang lalaki na kauna sa akin. Bakit mo kinukumpara ako sa kanila? Nahampas pa niya sa dibdib si Tisoy. Ikaw nga yung malandi. Araw-araw mo nang kausap yung babaeng yun. Naiinis ako. Ay nako, sige na, iligpit mo na yung paninda mo. Maya-maya magsasara na ang bangko. Uuwi na tayo para mabawasan yung pagiging tamang hinala mo. Sabi ni Tisoy at lumakad ng pabalik sa pwesto nito. Maya-maya, nagulat na lang si Tisoy nang marinig ang sigaw ni Mikmik. O
Ate Tisoy! Nakita niyang nawala ng malay ang dalaga habang nagliligpit sila ni Mikmik ng mga paninda. Mabuti na lang at nasalo ni Mikmik si Tisay. Tisay! Nag-aalala niyang nilapitan ang mahal niya. Mikmik, pumara ka ng taxi! Utos niya sa batang si Mikmik at agad naman itong sumunod. Dinala nila agad si Tisay sa pinakamalapit na ospital. Habang sinusuri si Tisay ng mga doktor sa emergency room, naroon lang sila. Kuya, ano na kayang nangyari kay ate? Itong nakaraan kasi madalas ko rin siya makitang nagsusuka sa banyo. Sabi ni Mikmik. Talaga? Bakit niyo mo lang sinabi sa akin, Mikmik? Kasi sabi ni ate, huwag ko rin sabihin sa'yo kasi baka raw mag-alala ka. Ayaw ka raw niyang mag-alala. Sagot ni Mikmik. Dahil doon mas lalo niyang minahal si Tisay at ipinangako niya sa kanyang sarili na tatapusin niya ang huling misyon niya. Naisip na rin niyang ipagtapat ang lahat at pakasalan si Tisay. Tahimik lang silang pareho ni Mikmik habang nakaupo sa waiting area nang dumating ang doktor na sumuri sa kalagayan ni Tisay. Sino ang kasama ng pasyente? Tanong ng manggagamot. Ako po, asawa ko siya. Wala ka na yung dapat ipag-alala. Buntis ang asawa mo. Almost 1 month na. Kaya ang maipapayo ko, pag-ingatan mo siya. Napansin ko na magiging masela ng pagbubuntis niya, kaya pahinga ang kailangan. Payo ng doktor. Iyon lang at pinuntahan niya sa Tisay. Kuya, gising na si ate! Tawag ni Mikmik. Tisay, ano pakiramdam mo? Tanong niya. Okay lang ako, Tisoy. Ano raw ang sakit ko? Malapit na ba akong mawala? Tanong ni Tisay. Hindi. Ano ka ba? Magmula ngayon, titigil ka na sa pagtitinda. Kailangan mo magpahinga. Sabi ni Tisoy. Buntis ka pala. Kaya ka palaging masungit eh. Nagtatawang biro pa niya. Talaga? Buntis pala ako. Ang galing mong gumawa, parang isang beses pa lang natin ginawa yun. Sagutan rin ng dalaga. Ano bang ginawa niyo? Takang tanong ng inosenteng si Mikmik. Kayo ha? Gumawa kayo ng mga ginagawa ng mag-asawa? Talagang tinutuunan ninyo? Bulalas pa ni Mikmik. Mikmik, tumahimik ka nga. Ang bata-bata mo pa, ang dahil mo nang alam. Sabi pa ni Tisoy. Makalipas pa ang isang buwang lihim na pag-iimbestiga ni Lorenzo bilang si Tisoy sa kanilang bangko. Saka niya napatunayan at nasolusyonan ang mga problema. Mabuti na nga lang rin at nabuntis si Tisay, kaya kinilangan itong manatili sa bahay nila sa tenement. Panatag naman siya kasi naaasahan na niya si Mikmik sa pagbabantay sa babaeng itinuturing na niyang asawa. Ngayong araw na yun, inihanda na niya ang bitag para sa mga taong may masamang ginagawa sa mismong bangko nila. Pinaghanda na rin niya mga pulis at naroon na mga ito sa loob at labas ng bangko. Malayo pa lang si Peter Demetrio ay nakita na niya ito. Minabuti niyang huwag magpapasok ng iba pang kliyente ng araw na yun upang hulihin sa akto ang mga bank teller at manager at si Peter Demetrio na kasabwat at nagpapanggap na customer. Binigyan niya ng unang numero si Mr. Peter at nagreklamo ang nasa likuran nito nang naunang dumating. Hinayaan lang niya ito upang hindi makahalata si Peter. Ah ma'am, pasensya na po kayo. May special treatment po ang regular customer namin at lalo na kapag mukhang mayaman. Pasensya na po kayo. Palihim niyang kinindatan ng babae. Kahit nagalit ito, ay nanahimik na lang dahil parang kinilig sa kindat niya. Nakapasok na si Peter at alam niyang sa teller number 2 ito pupunta kahit na bakante naman sa naunang teller. Naroon kasi si Arman, ang kasabwat ng mga ito. Isinara niya ang pintuan at pumasok din siya sa loob. Nilak niya para siguradong walang kawala ang mga ito. Teka lang, bakit sa kanya ka napunta? Eh bakante naman itong unang teller. Tanong ng lalaking nakatingin kay Peter. Ha? Eh akala ko ikaw dun. Kanina ka pa rito eh. Bakit hindi ka sa number 1 teller? Ganting tanong rin ni Peter. Wala lang. Nagtatanong lang ako. Masama bang magtanong? Sabi ng lalaki, sabay kuha ng posas at saka yung nilagay sa kamay ni Peter. Lumapit na rin ang isang lalaki sa bank teller at pinusasan din ng lalaki. Teka muna. Ano pong ibig sabihin nito? Tanong ng bank teller. Peter at Arman, inaaresto namin kayo sa salang pakikipagsabwatan kay Mr. Cruz at pagnanakaw ng malaking halaga ng pera sa bangkong ito. May karapatan kayong manahimik dahil lahat ng salitang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo.
Teka muna! May ebidensya ba kayo? Tanong ni Peter. Tapos nakita nilang nagtungo sa opisina ng manager si Tisoy. Kinatok niya iyon. At nang magbukas ito, masama pa ang tingin sa kanya. Bakit ba nang-iistorbo ka sa trabaho ko? Galit na tanong ni Mr. Cruz. Mabilis na pinusasan din ito ng isa sa mga pulis. Arestado ka sa salang pagnanakaw. May karapatan kang manahimik dahil lahat ng sasabihin mo, maaaring magamit laban sa'yo. May karapatan din kayong kumuha ng mga abogadong magtatanggol sa inyo. Sira ulo kayo! Wala akong kasalanan! Yung gwardiya na yun ang dapat niyong hulihin! Inireport ko na siya sa boss namin. Tinawagan kong may-ari para ireport siya sa pagpunta niya rito at pagpasok na walang paalam. Sabi pa ni Mr. Cruz. Umamin na si Sharina Cruz, ang pamangkin mong babae, na siyang inuutosan mong mag-hack ng mga pera galing sa mga kliyenteng naka-online banking. Kaya alam na ng lahat ikaw ang kumukuha ng mga pera. Mariing sabi ni Tisoy. Maya-maya ay nakita nila ang pagparada ng kotseng kulay itim at bumaba mula roon ng isang matanda. Nakita niyo yan? Yan ang tunay na may-ari at ikaw ang makukulong. Napaka-ilumerang gwardiya! Sabi ni Mr. Cruz. Nang makapasok na ang matandang may-ari mismo ng bangko, agad nitong sinampal ang manager. Walang hiya ka! Pinagkatawalaan pa naman kita! Sa tagal mo na nagtatrabaho sa bangkong to, nagawa mo pang pagnakawa ng bangko ko! Sabi ng matanda. Hindi ako magnanakaw, Chairman! Ang lalaking yan! Sagot ng manager. Tumahimik ka! Siya ang kaisa-isa kong anak na lalaki at siyang nakabisto ng mga kalokohan ninyo. Malaking halaga lang nawala sa akin ang dahil sa mga kagagawan mo. Ikaw pa pala ang hacker at gumagawa ng inside job para sa mga online banking na nawawala ng malaking halaga. Dapat kang ikulong! Mariing sabi ni Mr. Juan de la Cruz. Matapos ang kaguluhan ay nakuha nga ang lahat ng mga pera na ninakaw ng manager at nakulong ito kasama ng iba pang mga kasabwat. Dahil naayos na ang gulo at problema sa kaso ng kanyang ama, pansamantala niyang inuwian ang kanyang hideout. Doon niya palang nakita ang bago niyang misyon na halos 3 buwang naghihintay sa kanya. Hindi pa siya nakakaupo sa kanyang kama nang buksan niya ang brown envelope. Nanlaki ang mga mata niya nang bumungad sa kanya ang larawan ng isang babae. Tapos ay naisipan niyang tawagan ang manager ng office nila. Hello Mark, ano tong bagong misyon na binigay niyo sa akin last 3 months? Tanong niya sa kabilang linya. Naku, bakit ngayon mo lang nalaman yan? Pambihira naman, hindi ka pa makontak. Wala na yan, may iba nang na-hired sa misyon na yan. Sabi ni Mark. Sandali. Awat niya sinasabi ni Mark. Bakit may ibang naghahanap sa kanya? Ulit niyang tanong kasi nabigla siya ng bahagya nang makita ang larawan. Oo, kasi kailangan makita ng babaeng yan sa lalong madaling panahon kasi ipapakasal yan sa mayamang tao. Nagmamadali ang ama ng babaeng yan kasi anumang oras ay maaari silang ipakulong ng lalaking dapat ay pakasalan ng dalagang yan. Sagot ni Mark. Nakita na ba siya? Tanong niya kay Mark sa pag-asang magkaibang tao ang nasa larawan at sa babaeng ngayon ay ina ng magiging anak niya. Ewan ko, ikaw lang naman ang detective na mabilis trumabaho pero baka makita na yan? Sabi pa ni Mark. Patigilan mo yung inutusan mo. Ako nang bahala sa kasong to. And this is my last mission bilang detective. Babalik na ako sa pagiging bilyonaryo at mamahalan ng mga negosyo namin. Pero tulad ng dati, atin na lang to. Okay ba, Mark? Tanong niya sa kaibigan. Sabi mo eh. Sabi na lang nito at pinutol nila ang kanilang usapan. Agad na siyang tumayo at kinuha ang jacket niya para puntahan si Tisay. Nang tingnan niyang muli ang file na hawak, nabasa niya na ang tunay na pangalan pala ni Tisay ay Bianca Rosales. Dahil doon ay naalala niyang may binanggit na kaibigan si Tisay na ang pangalan ay Bianca. Katulad niya, sarili pala nito ang tinutukoy na kaibigan. Ilang minuto lang nang makarating siya sa tenement. Mikmik, nasaan ang ate Tisay mo? Tanong niya. Ah, naroon sa bahay kuya. Umiiyak nga eh, kasi hindi ka nakauwi kagabi. Natatakot daw siya na hindi ka na bumalik. Sabi pa ni Mikmik. Sige Mikmik, salamat. Sabi pa niya sa bata at nagmamadali ng pinuntahan si Tisay. Tisay! Humahangos niyang sambit. Kinabahan din kasi siya na baka maunahan siya ng lalaking inupahang maghanap sa dalaga. Tisoy! Nakakainis ka! Tinatakot mo na ako palagi! Nakakainis!
Sabi pa ni Tisay habang umiiyak. Sorry talaga, Tisay. May mga inayos lang akong problema sa bangko. Pero ngayon, okay nang lahat. Halika, sumama ka sa akin. May ipagtatapat ako sa'yo. Sabi niya sa dalaga. Saan tayo pupunta? Tanong ni Tisay. Ngunit hinila na niya agad ang dalaga at gusto niya itong dalhin sa hideout niya. Alam niya kasi na mas magiging ligtas ito doon. Teka, paano si Mikmik? Kawawa naman yan kapag iniwan natin. Para ko na rin siyang kapatid. Sabi ni Tisay. Sige, isama na natin siya. Wala ba talaga siyang pamilya? Wala na eh. Ulila na siya. Sabi ni Tisay. Sige, ayusin mo mga gamit at aalis sa tayo agad. Sabi niya, tinawag pa niya si Mikmik para isama na nila. Huwag na kuya, okay lang ako dito. Ayoko maging alalahanin niyo pa ako. Sabi ni Mikmik. Sige Mikmik, dito ka lang. Pero pangako ko sa'yo na itong lugar na to, bibilihin ko para ibigay sa'yo. Para yung sakbutihan mo sa amin. Pangako niya kay Mikmik. Talaga kuya? Salamat. Aasahan ko at hihintayin ko ang pagbabalik ninyo. Alam ko naman na ibang tao kayo kaysa sa pinapakita ninyo. Kaya sige, umalis na kayo. Sabi ni Mikmik. Umalis nga sila sa lugar na iyon. At dinala niya si Tisay sa hideout niya. Ano to? Gulat na tanong ni Tisay nang makita ang silid na iyon na puro monitor ng computer. Doon niya kasi pinag-aaralan ang mga kasong nahahawakan niya bilang private detective. Ang totoo niyan, isa akong private detective at ang pagpapanggap bilang si Tisoy ang isa sa mga naging misyon ko. At ang bangkong yun kung saan kita nakilala ay bangko na pagmamay-ari ng ama ko. Pagtatapat niya kay Tisay. Ganun ba? Kaya ba parati kang nawawala? Kaya pala minsan weirdo ka? Sabi ni Tisay. Ako si Lorenzo de la Cruz. Ikaw Tisay, sino ko ba talaga? Seryosong tanong niya sa asawa. Ako si Bianca Rosales din, di ba? Sabi niya, bago pa nito masabi ang totoo. Paano mo nalaman? Kunot ang noo ni Tisay. Kinuha niya ang envelope na nasa lamesa at kinuha ang laman noon. Larawan niya iyon at ilang impormasyon kung saan at kailan siya huling nakita. Mabuti na lang akong nakakita sa'yo. Sino mag-aakala sa pagtanggap ko ng misyon na to? Mararesolba ko rin ang huling misyon ko bilang private detective. At ikaw yun. Sabi niya sabay upo sa tabi ni Tisay. Lorenzo, ikaw pala yung kaibigan mo? Napapakurap na tanong ni Tisay. Ngunit halik na lang ang isinagot niya sa babaeng minamahal. Oo. At pakakasalan kita sa lalong madaling panahon. Bulong pa niya at itinuloy nila ang kanilang halikan na nauwi na naman sa isang gabing pagmamahalan. Buo na ang mga plano niya kaya kinabukasan ng magising sila ay tinawagan niya ang papa niya para lutasin ang pagkakautang ng ama ni Bianca sa lalaking pinagkakautangan ng ama nito at gustong gawing pambayad sa utang ang dalaga. Tisoy, sorry kung hindi ko sinabi sa iyo agad na nakatakda na akong makasal sa lalaking yun. Kasi ayoko naman talaga sa kanya. Ikaw ang mahal ko. Huwag kang mag-alala. Papunta na tayo sa mga magulang mo. At nasabi ko na kay Papa na ayusin ang lahat ng problema. Ako nang bahala sa'yo. Ako ang asawa mo. Saka may baby na tayo. Ayan o, medyo malaki ng tiyan mo. Sabi ni Tisoy. Paano kung maging dahilan to ng gulo sa pamilya mo? Nag-aalala na namang tanong ni Tisay. Kaya giniwaran niyang muli ng halik. Oh, darasan na naman ang halik mo. Nakakarami ka na. Sabi ni Tisay habang napapalo siya sa balikat. Kunwari ka pa, kinikiliga naman. Natatawang sabi niya. Oy, hindi ah! Ano palagay mo sa akin? Sabi pa ni Tisay na nakurot siya sa kanyang tagiliran. Nakarating sila sa tahanan ni Bianca at sinalubong sila ng ama at ina ng dalaga. Tuloy kayo, Mr. Cruz. Ikinagagalak namin kayo makilala. Pasensya ka na sa anak namin. Sabi ng ama ni Tisay. Okay lang, huwag kayo mag-alala. At mahal na mahal ko po itong si Tisay. Ah, natigilan si Lorenzo kasi nga hindi alam ng mga magulang nito na Tisay ang pagkakakilala nila sa isa't isa. Naku, ganun ba? Nagpanggap pa lang Tisay ang anak ko kaya hindi mo siya agad nakilala at naibalik sa amin. Sabi ng ina ni Bianca. Ah, hindi po. Sa totoo lang, aksidente ang pagkakakilala namin. Pero ako na po ang bahala sa lahat. Ako na ang magbabayad ng mga utang ninyo.
Huwag niyo lang siyang piliting ipakasal sa lalaking yun. Sabi pa ni Tisoy. Isa pa po, Mama at Papa. Buntis na po ko at gusto kong si Tisoy ang pakasalan. Siyang mahal ko. Sabi ni Tisay. Bianca! Basta mo nilang ibinigay ang sarili mo sa isang lalaki? Paano kung hindi naman pala siya mayaman? Paano na tayo? Galit na tanong ng Mama ni Tisay. Wala akong pakialam! Mayaman man o hindi si Tisoy, siyang mahal ko! Sagot ni Tisay. Tama na yan. Wala na tayong magagawa. Isa pa, tumawag na sa akin si Panyera Legarda. Okay na raw ang lahat ng utang ko. Nabayaran na. Naiiling na sagot ng ama ni Tisay. Kaya pagkatapos noon ay tumayo na sila. Sana po, makadalo kayo sa kasal namin. Iyon lang at tuluyan na silang umalis. Naiiwan naman ang mag-asawa na naiiling na lang dahil hindi na nila inakalang magpapakasal ang lumayas nilang anak sa isang bilyonaryo. Honey, maswerte pa rin tayo. Kung nagkataon, baka makulong ka. Sabi ng ina ng dalaga. Iyon na ang araw ng kasal nila. Halos malaki na ang tiyan ni Tisay, pero nanatili pa rin ang kaseksya nito sa suot na pangkasal. Kuya, ang gandang babae ni Ate Tisay. Kaya naman pala, anak mayaman din pala siya katulad mo. Sabi ni Mikmik. Dahil naging mahalagang tao na rin si Mikmik sa kanila, naroon ito upang maging ring bearer kahit na malaki na ito. Oo nga, pero ito lang ang ipapayo ko sa'yo. Huwag kang titingin sa katayuan ng tao. Mayaman ka man o mahirap. Mahalin mo ang isang babae kahit na ano pa siya, okay? Sabi niya kay Mikmik. Opo, katulad mo Kuya Tisoy. Minahal mo si Ate Tisay kahit na makulit siya at dati mukha siyang mahirap. Natatawang sabi ni Mikmik. Oo, pero masaya ako at mahal ko siya. Tara na, baka naghihintay ng lahat sa atin. Sabi ni Tisoy kay Mikmik. Bumalik na sila sa loob ng simbahan at sinimula ng seremonya ng kasal. Matapos ang mahabang paliwanag ng pari patungkol sa kasal, ay binigyan sila ng pagkakataong magsalita at sabihin ang sumpaan nila. Hindi ko akalain na mahanap ko ang Prince Charming ko. Ang akala ko, mag-iisa lang ako sa mundong to habang nagtatago ng tunay kong katauhan. Pero nang makita kita, nasabi ko sa sarili ko, sa wakas, nahanap ko na rin ang Prince Charming ko. Umiiyak na humarap si Tisay sa kaniya habang isinusuot ang singsing sa daliri niya. Kaya sana, kahit mawala sa daliri mo ang singsing na to, huwag naman mawala sa puso't isip mong mukha ko. I love you, aking Tisoy. Ano ba yan? Hindi talaga ako iyakin, pero nangangako ako na habang buhay, ikaw lang ang mamahalin ko, kahit na sino ka pa. Kung ikaw ba si Tisay o si Bianca, ang mahalaga sa akin, natagpuan kita. Sa mga panahong naliligaw at nalilito ang puso ko, nang dahil sa'yo, nasabi ko na sa sarili ko na ikaw na ang huling misyon ko. At ang bagong misyon ko bilang tao ay mahalin ka at maging mabuting asawa at ama. Bubuo pa tayo ng napakaraming masayang alaala na hanggang sa pagtandaan natin, iisipin at aalalahanin natin. Kaya ang singsing na to, hindi natin huhubarin. Pangako ko yan. Tapos ay isinuot niya sa daliri ni Tisay ang singsing na tanda ng kanilang pagmamahalan. Lahat ng tao ay nagpalakpakan nang makitang naghalika na sila. Parang tumigil ang mundo at ikot ng oras ng mga sandaling yun para sa kanilang dalawa. Alam nilang marami pa silang pagdaraanan bilang mag-asawa. Tisoy! Tisoy! Malakas na tawag ni Tisay sa kanya habang nakahawak sa balakang. Masakit na pala ang tiyan nito. Kaya nang marinig niya, ay dali-dali niyang pinuntahan sa kwarto si Tisay. Tisay, ano? Manganganak ka na ba? Nag-aalalang tanong niya. Oo, siguro. Ang sakit ng balakang ko, parang pinupunit. Ewan ko, aabot to ba ako sa ospital? Hindi yata. Pakiramdam ko lalabas na si baby. Sigaw ni Tisay. Ha? Oo, sige. Ang mabuti pa umiga ka na rin. Magpapatawag ako ng OB o doktor na magpapaanak sa'yo. Sabi niya sa asawa habang tinutulungan itong humiga sa kama nila. Mabuti na lang ang tadampot niya agad ang cellphone niya at tumawag ng doktor na magpapaanak sa asawa niya. Ngunit maya-maya lang ay narinig na niya ang iyak ng isang sanggol. Nanlalaki ang mga mata niya. Napalingon siya sa asawa. Tisoy! Nauna na talaga ang baby natin! Hindi na siya nakapaghintay ng doktor!
Nakangiting sabi ni Tisay sa kanya. Tapos ay tuluyan itong pumikit at nakatulog. Tisay! Tisay! Hani ko, okay ka lang ba? Tawag niya kay Tisay habang inakarga ang baby niya na may dugo pa dahil sa biglaan na itong lumabas. Nakita niyang nakakabit pa ang pusod ng anak niya kaya hindi niya ito gaanong maitaas. Diyos ko, ang anak ko, ang pogi niya. Kaya lang yung asawa ko na wala ng malay. Naiiyak niyang sabi. Mabuti na lang at nasa loob lang din ng hotel ang clinic ng OB na tinawagan niya. Kasama nito ang dalawang nurse na assistant, agad na kinuha sa kanya ang baby. Nakita niya kung paanong pinutol ng doktor ang pusod ng bata at nilinisan yun. Mr. Lorenzo, kailangan pa rin natin dalhin sila sa ospital. Sabi ng doktor. Oo, Dok. Sige. Sabi niya. Binuhat niya si Tisay para isakay sa ambulansya. Pagdating doon, ay agad nang inasikaso si Tisay at ang baby nila na pinangalanan nilang Lawrence. Maayos at normal na nakalabas ang bata sa sinapupunan ni Tisay kahit pa nga nagmadali na itong lumabas. Hanggang sa mga oras na iyon ay kinatutuwaan pa rin nila ang mga nangyari kapag naaalala. Grabe ang anak natin. Hindi na niya nahintay ang iring mo sa ospital. Kusa na siyang lumabas sa tiyan mo. Sabi ni Tisoy habang nakaakbay sa asawa. Oo nga, ang cute-cute niya. Tingnan mo, talagang minana niyang tibay at lakas ng loob mo, honey. Kaya siguro nagmadali na siya at katulad mo rin, mahal na mahal niya ang mama niya kasi hindi na niya ako pinahirapan pang umire. Nakangiting sabi ni Tisay. Honey, napansin ko lang. Sabi niya habang pinagmamasdan ng asawa. Napatingin naman si Tisay sa kanya. Ano yun, honey? Tanong ni Tisay. Napansin kong simula ng ipanganak mo si Baby Lawrence. Iba talagang naidudulot sa isang babae ng pagiging ina, hindi ba? Oo, honey. Sobrang ibang-iba talaga. Kung alam mo lang, sobrang kinakabahan ako. At kung minsan nag-aalala. Natatakot kasi ako na baka mamaya, matulad ako sa nanay ko, na naging manipulated na ina. Sana hindi ako maging ganun. Gusto kong makita ang anak natin na lumalaking may kalayaang gawin ng anumang bagay na nais niya. Lalo na kung makakapagpasaya yun sa kanya. Sabi pa ni Tisay. Pero syempre, para magawa niya yun, kinakailangan na magabayan natin siya. Habang maliit pa siya, iyong gabay na maituturo natin sa kanya ang tama at mali. Para naman kapag malaki na siya, pipiliin niya ang mga tamang landas na tatahakin niya. Sagot ni Tisoy. Tapos noon, ay hinagka na niya ang asawa sa noon nito. Sabay nilang pinagmasda ng bawat pagkislot ng mga labi ni Baby Lawrence. Mula nga noon ay nabuhay ng masaya at maligaya sa piling ng isa't isa, sina Tisay at Tisoy, kasama ang mga naging anak pa nila. Ang kwentong pag-ibig ni Tisay at Tisoy ay nagtatapos na rito. Hanggang sa susunod po na kwento, dito lamang sa Gina Jed Stories. Thank you and good day!